papeles nung binili ko yung bahay. Tsaka, legal lahat yan. Niloko kayo ng broker ninyo. Hindi niya sinabi sa inyo na may nakabili na doon sa lupa ka natitili ka ng bahay niyo. Paano nangyari yun? Pinekay ho niya ang iba mga papeles. Ha? Naloko ako? Wala ho kayong magagawa, Mrs. Kailangan niyo nang umalis sa bahay ninyo sa lalong madaling panahon. Dahil ilang buwan na rin pong delay ang demolisyon doon sa lugar ninyo. Hindi. Hindi ako papayag. Hindi ako papayag! Hindi pwede! Hindi! Misis, hindi! Nalakot yung bahay na yun! Hindi! Huwag kayong magwala dito, Mrs. Kung gusto niyo, doon kayo sa pulis, doon kayo magreklamo. Huwag ho kayong maguramentado dito. Hindi! Hindi ako papayag talaga! Akin yung bahay na yun! Father, hindi ko talaga alam kung sino ang pupuntahan ko. Dahil hanggang ngayon po, wala pa rin ako nahahanap na bagong titirahan namin. Meron po sana ako ipapakiusap sa inyo. Kung pwede po sana, Father, na pansamantala, dito muna yung mga anak ko sa inyo. Kasi po, Father, ako naman eh, sanay ho ako kahit saan ako, kahit saan ako matulog, kahit nasa kalye. Pero yung mga anak ko, hindi ko kaya. Debra, kung pasamantala lang naman, welcome na welcome kayong buong pamilya mo rito. Salamat, Father. Salamat. Bakit? Kasi, Father, bigat-bigat ng dibdib ko eh. Sobra ng bigat. Kung hindi ko po ilalabas, ako pa susunod na ma-hospital kasunod ni Doming. Hindi ko na kaya. Tanga ba ako, Father? Pakiramdam ko kasi sa akong inutil. Ilang beses na po ako naloko. Ano yung kabayaran? Yung perang para sa kinabukasan ng mga anak ko, Father. Hindi po ako makapaniwala. Ubus lahat. At ako po, babalik po ako kung saan pa ako nagsimula. Sa wala. Ito pa rin ako. Pero, hindi ako susuko. Lalaban pa rin ako. Pabangon ako, Father. Kahit hindi ko alam kung paano. Si Pepay, mabuti na lang, Father. Nandun siya sa lola niya. Maski pa paano, magandang kalagayan niya doon. Mabuti na rin yung wala siyang alam na tungkol sa nangyayari sa amin. Dahil ayoko mang problema ng anak ko.